saang mangsulok ng mundo, ipinagdiriwang ang kaarawan ni Jesus. Panahon ng pagbibigayan, panahon ng pagsasama-sama, at higit sa lahat, panahon para maipamalas ang pagmamahal para sa lahat. Ang rumaratsadang balita ngayong Linggo. Hindi na nakapag-Noche Buena ang marami nating kapatid sa Visayas at Mindanao dahil po sa mga pagbaha. Hanggang kailan pa nga ba ang kanilang kalbaryo na sumabay pa ngayong araw ng Pasko? Sa Amerika, higit isang dosena na ang nasawi dahil naman sa matinding winter storm. Nakapagsine na ba ang lahat? Metro Manila Film Festival, umarangkada na. At BTS member na si Jin may update ulit para sa Army tungkol sa sitwasyon niya ngayon sa South Korean military camp. Ang pinakamaiinit na balita ngayong weekend. Buong pwersang nakabantay. Ihahatid na ni Angela Lagunza. Pilipinas, lubog sa baha ang ilang bahagi ng Visayas dahil sa patuloy na pag-ulan ngayong araw ng Pasko. Inilikas na ang mga residente sa Misamis Occidental. Sa Ozamiz City, gumamit pa ng lubid ang rescuers para masagip ang mga naipit sa baha. Sa evacuation center naman, nagpasko ang 10 pamilya sa Barangay Pines sa Oroquieta City dahil sa taas ng tubig sa mga kabahayan. Parehas po yan ang sitwasyon sa dalawang barangay sa Eastern Samar kung saan inilikas na rin ang mga residenteng nakatira sa mababang lugar. Hindi na rin madaanan ang ilang kalsada sa Eastern Samar na inabot na ng gabaywang na baha. May napaulat namang isang sugatan at isang nawawala sa Barangay Mercedes sa Zamboanga. Ginagawa na raw ng paraan ng local government unit ang pagsagip habang patuloy nilang inililikas ang mga residente mula sa 10 barangay doon. Sa Northern Samar, nangangamba raw ang mga otoridad dahil may mga mangingisda pang nasa laot na inabot na ng masamang panahon. May nare-recover na rin umanong mga nasawi. Para sa detalye, nasa linya po si Josh Etchano, head ng Provincial Disaster and Management Office ng Northern Samar. Magandang hapon po, sir. Kumusta muna ang panahon dyan ngayon? Magandang hapon po sa tagapakinig ng Sermon Galvez. Magandang hapon din po sa mga kababayan namin sa Northern Samar. So ngayon po, medyo okay naman na occasional light rains na lang. At medyo umaraw naman kanina. Oh, pero sir, kumusta lang po yung mga numerong hawak natin ngayon? May mga initial count po tayo na mga nawawala initially, di ba, dito po sa nangyaring pag-ulan po dyan sa inyong area. Ngayon po, may mga nare-recover na doon ang sawi. Baka you could give us details about this one, sir. Sa isang bayan po sa Northern Samar, sa Palapag, mga apat na aksidente, ano, ang mga involving almost 12 fishermen. Then, meron din po tayo sa San Roque, nasa hanggang ngayon hindi pa rin makita, pero just an hour ago na nakita yung isang bangkay. Unfortunately po, sa katabing bayan din, nasa may Dubon, Northern Samar, nakita, recover. Yung isang kasama pa nito, sa San Roque, hindi pa recovered. Sa Lauang naman, meron din pong missing person pa, no? Andon pa rin, hindi pa rin nare-recover. So, ganun po yung, ano, ganun po yung kapuan sa ito po to ng malalakas na hang, ano, no, wave alon sa dagat dahil sa mas masamang panahon na dulot ng shear line at saka ng east monsoon. Opo, Sir Josh, linawin lang po natin, ilan po yung total pa na missing as of the moment dyan sa inyong probinsya? Sa ngayon po, mga dalawa sa Palapag, dalawa sa Lauang at isa sa San Roque. Mga lima pa po, sir. Lima. At bukod po dito, yung nabilang po na nasawi na nasabi niyo po? Opo, opo. Okay, sir, lahat po ito ay pawang mga mangingisda po ba? Itong mga naitala po nating missing at yung mga na-recover po na nasawi. Meron po ba tayong idea? Hindi po ba nagkulang ng paalala lang po? At kumusta yung lagay ng panahon itong mga nakarang araw dyan sa inyong area? Kaya nagpatuloy pa rin po sa paglaot itong mga naturang biktima?
noong 22 po, December 22, nung pumalaot po yung mga kababayan natin, medyo okay pa yung weather, no? Pero along the way, na-encounter nila yung masasamang panahon, no? Nagkaroon ng missing sila. Alos magkakasabay yung mga oras ng pag-depart nila, no? 22. Mm-hmm. Mayroon naman 23, no? Pero karamihan noong December 22 sila umalis. At opo. Yun nga, na-missing yung mga kababayan natin, unfortunately. I see. Pero sir, bukod dito sa mga... Nagtatry tayo ng search and rescue. Mm-hmm. Pero yun, dahil sa sobrang taas ng alon, 2 to 5 meters, hindi kinakaya ng mga rescuers yung taas ng alon, yung lakas nito. Mm-hmm. Yung hangin. Hanggang ngayon po, mataas pa rin ang tubig dyan sa inyong lugar. At ihabol ko na lang din po itong tanong na kumusta lang po yung lagay naman ng iba pa nating kababayan dyan sa probinsya? Ano po yung pinakakailangan ng mga residente? Isang bayan po, no, yung catch basin natin, yung katubig. Usual po ito na flood prone area. At pinaha ito, umabot sa 14 barangays yung affected. Mga 41 families yung nag-evacuate December 24. Pero nakabalik din po by midnight. So kahit papano, kahit basa yung mga bahay, nakapagpas po naman po sa loob ng kanilang mga bahay, ating mga kababayan sa Katubig Northern Samar. It means nagsusubside na po yung tubig ngayon sa inyong area? Yeah, nagsubside naman po. Okay. 12 midnight kagabi. Opo. Patuloy kami makikipag-ugnayan po sa inyo, sir. At maraming salamat at mag-ingat po kayo. Northern Samar PDRRMO Head Josh Etchano. Hindi rin po maganda ang salubong ng ilang mga bansa sa araw ng Pasko. Nakararanas ng matinding winter storm ang ilang bahagi ng Estados Unidos. Sa tindi nito, nasa 17 katao na ang napaulat na nasawi. Nawalan din ng kuryente ang nasa 1 milyong residente. Ilang kalsada rin ang hindi madaanan at maraming flights ang kanselado. Sa China naman, nasa kalahating milyon na raw ang nagpo-positibo sa COVID-19 kada araw. Nagkakaubusan ng araw sa gamot at panay backlog daw sa mga ospital at klinika. Pero sabi naman ng National Health Commission ng China, higit 4,000 lamang ang naitala nilang daily domestic infections sa ngayon. Medyo mabigat yung mga nangyari ngayong Paskong-Pasko pa naman, mga kapatid. Kambyo tayo ng good news. Sinasamantala ng ilang mga turista ang ilang mga panahon at long weekend para makagala sa mga paborito nilang mga Christmas pasyalan. Magbabalita si Hannibal Talete. Bumiyahe pa mula Camarines Sur si Israel papunta rito sa Santa Rosa, Laguna. Makita lang ang kanyang kasintahan ngayong Pasko. Long distance relationship sila, kaya't minsan lang sa isang taon magkita. At sa pagkakataong ito, dito sila nag-celebrate ng Christmas Eve sa Enchanted Kingdom. Dito po siya nag-work, ako po nandun po sa Bicol. Kaya ganun po. So dinayo niyo po talaga? Dinayo, nag-motor lang po ako. Masaya. Feeling maganda. Totoong nagmamahal. Ang pamilya naman ni Von, first time makapunta ang Bagets dito sa Enchanted Kingdom. Nilubos na raw nila, lalo't 2 taon din silang di makalabas dahil sa pandemya. Overwhelming and talagang happy talaga kami at mas spend namin with each other kasi dati talagang nung lockdown sa bahay lang talaga. Sulit naman lahat ng mga nagpunta sa roller coaster, Flying Fiesta, Anchors Away, at marami pang iba. Bukas ang Enchanted Kingdom mula 11 a.m. hanggang 8 p.m. Sa kalapit na Tagaytay, puntahan ng mga naghahanap ng Christmas pasyalan ang People's Park. Bukod kasi sa magandang view, grabe ang lamig. Sobrang lamig po. Grabe po. Malamig po. Mas malapit siya rito sa amin. So mas pag halimbawang anytime na gusto magpalamig dito, masarap, maganda. Saka affordable din siya. Pagpasok pa lang ng buwan ng Disyembre, ramdam na ang malamig na simoy ng hangin. Kaya naman, ilan sa mga turista natin mas piniling pumunta rito sa Tagaytay at hindi na kailangan pang lumayo. Maramdaman lang ang malamig na simoy ng Kapaskuhan. Eto ang si Manong, balot na balot din habang nagtitinda ng kasoy. Grabe na ho to, kaysa ng isang taon hindi ganito eh. Marami yung mga nagkukuha na sobrang ginaw, daigdaw ang Bagyo. Bukas ang People's Park dito sa Tagaytay araw-araw mula 7 a.m. hanggang 5:30 p.m. at 30 pesos ang entrance fee rito. Ako si Hannibal Talete
para sa 1PH. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang One Balita Weekend. Nagbabalik ang mga street party sa Sampaloc, Maynila ngayong Pasko. Sa sobrang tuwa nga dyan ng isang kapitan, abay, literal na namudmud pa siya ng pera sa mga nakisaya. Magbabalita si Josh Camo. Muling nanumbalik ang ingay at saya ng salubong sa Pasko ng mga Manilenyo ngayong taon. Dito nga sa Barangay 557, may pa-DJ pa na sinabayan ng mga nagsasayawan sa kalsada. Excited ang mga tao rito dahil ngayon na lang ulit sila nakapag-celebrate dahil sa pandemya. After 2 years na under pandemic, ngayon lang muling naging masigla ang barangay sa pagdiriwang. Kasi taon-taon talaga meron kaming ganito street dance, pero 2 years, wala. Ngayon, balik saya, balik sigla dahil sa panahon ng Kapaskuhan. Basta walang gulo. Yung pagsalubong sa itong Paskong ito. Ang isang residente nga rito noon, bumisita ulit dito sa dati niyang bahay sa Maynila para magpasko. Tradition talaga namin dito na every Christmas, New Year, dito mag-celebrate kasi sobrang saya dito. Nagawa na rin ng paraan na para maging masaya. So, kalimutan yung nakaraan, so move on tayo. So enjoy. Ganito rin ang eksena sa Barangay Bomber 463 sa Maynila na halos wala ka ng madaanan sa dami ng tao sa kalye. Siyempre, hindi mawawala riyan ang videoke. May mga inihanda rin na palaro para sa mga chikting. Kasi po, Christmas, tapos para, di ba dumaan ang pandemic, walang mga ganap. Kaya ngayon, ito kasi tradisyon namin to, taon-taon. Kasi po, back to normal na! Pati si Kapitan, hindi nagpahuli. Nagpaago pa ng pera. Ngayon, siguro, patulong na rin sa mental health nila na medyo, kasi kung patuloy tayong kakapit sa pandemya, hindi tayo makaka-move on. Muling paalala naman ng DOH na sa kabila ng mga happy-happy ngayong Kapaskuhan, bantayan ang pagkain at syempre magpabakuna laban sa COVID-19. Maghinay-hinay tayo sa mga pagkain na masyadong matataba, sa pagkain na masyadong matatamis at maaalat, gayon din po ang pag-inom ng masyadong maraming alak. Maging mindful po tayo sa ating mga kinakain upang masaya nating maipagdiwang ang isang ligtas Christmas. Para sa 1PH, Josh Camo, News 5. Sa puntong ito, makakausap naman natin ng isang nutritionist at dietitian para magbigay ng tips upang ma-achieve pa rin ang pagiging fit ngayong holiday season. Welcome po sa One Balita Weekend, Miss Mary Gian Rico. Magandang hapon po. Una sa lahat, nako, pag ganito mga kaliwat-kanan, yung mga kainan, yung mga selebrasyon, paano ba mapanatili pa rin yung pagiging healthy ngayong holiday? Yes po. Gandang gabi po sa lahat. Merry Christmas and Advance Happy New Year.
Meron po tayong mga tips para po sa nakikinig sa atin ngayong gabi. So sa nutrition po, meron po kami mga prinsipyo na tinatawag na moderation, balance, and variety. So paano po natin maia-apply ito ngayon kapaskuhan? So meron pong nirelease yung gobyerno natin na simpleng gabay, tinatawag po na Pinggang Pinoy. So unang-una po pag sinabi natin moderation, ano po bang ibig sabihin nito? Gusto po natin sakto lang, di ba? Sapat, no? Hindi naman po tayo masyadong nakukulangan din ng mga pagkain. So sa Pinggang Pinoy po, makikita po natin yung ating pagkain. I-imagine lang po natin, di ba? Mag-alat po tayo ng around 1/4 ng plato para po sa carbohydrate o yung ating kanin. Another 1/4 naman po para sa ating protina gaya ng mga isda. 1/4 din po para sa gulay at 1/4 po para sa mga prutas. So in a way, napoportion po natin, sakto lang, moderate pa din. At syempre, nguyain po natin maigi yung mga pagkain para hindi po tayo maiimpacho at mararamdaman po natin kung kailan tayo nabubusog. So kung tayo naman po nararamdaman natin na medyo nabubusog na tayo, gamitin po natin ito bilang signal, di ba, na ito na yung signal natin para tayo ay tumigil na o magdahan-dahan na sa ating mga pagkain. No? So wag na po natin pilitin kapag tayo ay busog na talaga para hindi naman po tayo naiimpacho o nasusobrahan sa ating mga kinakain. So pangalawa po dyan, yung sinasabi po nating balance. Pag sinabi po nating balance, lahat po ng mga food groups gusto natin present pa din. So ano po ba yung mga food groups na iyon? So ito nga po yung ating carbohydrate, gaya po ng mga kanin, tinapay, mga root crops gaya po ng patatas, at meron din po tayong protein, at syempre yung ating fruits and vegetables, at saka yung ating tubig o di kaya gatas. So sa mga handaan, ang napapansin po natin, madalas na nagkukulang ay yung mga prutas at gulay. So ngayon po, gusto natin meron pa din. Kasi unang-una po sa lahat, andito po yung mga vitamins and minerals, mga antioxidant, di ba? Ito po ay mahalaga para meron pa rin tayong energy, maganda pa rin yung ating metabolism, at syempre immunity. At pangalawa po dyan, dito rin po matatagpuan yung iba't ibang uri ng fiber. So yung fiber, ito po yung pinakatumutulong sa atin dahil may iba't iba po itong uri, no? Pero yung fiber po, ito po yung tumutulong para mailabas ng ating katawan yung mga sobrang taba na nakakain natin, no? So ina-absorb niya, ina-attract niya papunta sa dumi, no? Para hindi naman madadagdagan na masyado na tayo maraming taba, no? Mula sa pagkain sa ating katawan. At syempre, maiiwasan din natin yung pagkakaroon ng mga impacho, nasisiraan ng sikmura through the fiber. So saan po ba ito natatagpuan? Mm-hmm. Syempre sa mga prutas at gulay, di ba? Gaya po ng ating mga simple lang po, mga leafy vegetables, puso ng saging, langka. At syempre yung prutas po gaya ng saging, ng mansanas, ng mga pinya, no? At natatagpuan rin po ito sa mga brown rice, no? Sa mga root crops gaya po ng kamoting kahoy at saka ng oatmeal, no? So lagi pong merong fiber. So panghuli po dyan ay yung variety, no? So simple lang naman po, kung meron po tayong manok sa umaga, pwede pong panggabi ay isda naman at kung ano-ano pa. Yan po. Ayan. Thank you po. Oo, mas malino na ngayon. Kailangan lang mga kapatid, maging mindful pa rin tayo sa ating kakainin ngayong holiday season. Pero syempre, ayan, hindi naman tayo magpapaka-KJ. Pwede pa rin kumain pala, sabi ni ma'am. Thank you po, Miss Mary Gian Rico, sa inyong oras. Walang BBTO mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Weekend.
Walang bagyo o kahit low pressure area sa loob ng bansa ngayon, pero nakararanas pa nga rin ng matinding pag-ulan ng maraming lugar sa Visayas at Mindanao. Kaya naman sa puntong ito, nakakausap po natin si Pag-asa weather forecaster Rhea Torres. Magandang hapon po, ma'am. Ano po ba yung dahilan ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao? Yes po, magandang hapon din po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Sa kasalukuyan, yung nakaka-apekto dito sa may Kabisayaan, pati na rin sa ibang bahagi ng Mindanao ay yung shear line o yung pagsasalubong na malamig na hanging amihan at yung maalinsangang hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko at nagdadala ng mga malawakang mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa Eastern Visayas, Surigao del Norte at Dinagat Island. At magdadala din po ito ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, pati na rin sa bahagi ng Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas, pati na rin sa nalalabing bahagi ng Caraga. Samantalang, itong Northeast Monsoon naman ang makaka-apekto dito sa malaking bahagi ng Luzon, partikular dito sa silangang bahagi ng Luzon, kasama dyan ang Cagayan Valley, Aurora, Cordillera, Quezon, pati na rin ang Bicol Region. Asahan po natin ang maulap na kanitan na may mga pag-ulan. At sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila, ay makakaranas tayo ng generally fair weather conditions at may mga chance ang maihinang pag-ulan ang maaring madala ng epekto ng hangin amihan. At sa ngayon po ay dahil patuloy na umiiral itong hangin amihan sa malaking bahagi ng ating bansa, ay patuloy pa rin pong nakataas yung gale warning natin sa mga baybayin ng Luzon, Visayas, pati na rin dito sa Eastern Seaboard ng Mindanao. Kaya patuloy po ang apaalala natin sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliit na sakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil sa banta ng mga matataas na pag-alon. Opo. Ma'am Rhea, pag-isahin ko na po itong tanong ko, no? Hindi po pala dapat binabaliwala itong shear line. Hanggang kailan po ba ito maaaring maranasan pa ng mga kababayan natin at magkakaroon pa ba ng bagyo o anumang posibleng maging saninang maulang panahon bago po matapos itong taon? Sa ngayon po ay wala pa naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at tapos ng ating Philippine Area of Responsibility at base sa ating forecast, aabot ng pagdating po ng New Year ay wala po tayong inaasahan na bagyo na makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At sa ngayon po, itong shear line ay patuloy na iiral dito sa may Kabisayaan at ilang bahagi ng Northern Mindanao dito sa ilang bahagi ng Mindanao rather at posibleng maranasan na pa rin yung mga pag-ulan hanggang sa darating na Wednesday. Ngunit habang humihina itong hanging amihan ay posible ding humihina itong mga pag-ulan na dala ng shear line. Okay, man. Patuloy po kayo makikipag-ugnayan po sa inyo at maraming salamat sa inyong oras, Pag-asa weather forecaster Rhea Torres. Dinumog ang unang araw ng 48 Metro Manila Film Festival. Gaya sa mga nakaraang MMFF, walong pelikula ang nagkatagisan ngayon sa takilya. Yan ang Partners in Crime, Love You with an Accent, Deleter, Nananahimik ang Gabi, My Father, Myself, My Teacher, Family Matters at Mama Sapano. Gaganapin ang Gabi ng Parangal sa Martes. Naging happy naman daw ang Pasko ni Bong Navarro. Nag-post siya ng litrato kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ito ang una niyang Christmas matapos pansamantalang mapalaya sa kasong rape na isinampa ng dating modelong si Denise Cornejo. Ipinasilip naman ng isang entertainment website ang look ng BTS member na si Jin na naka-military uniform. Una na niyang ipinakita sa fans ang kanyang buzz cut mula nang pumasok sa South Korean military ngayong buwan. Ito naman ang huli naming pabaon sa inyo mga kapatid. Sa pagmamahal sumentro ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos maging ni Pope Francis ngayong Pasko. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mensahe na yan? Magbabalita si Brian Castillo. Sa dami na nag-Christmas Eve Mass sa Manila Cathedral, may mga hindi na nakapasok. Buti may LED screen sa labas. Kasama sa mga nagtsaga dyan ang pamilya Adriano. Hindi raw kasi kumpleto ang Christmas nila kung walang Misa de Aguinaldo. Yun po yung pinaka-regalo po namin kay Lord. Yun po, family po kami. Kahit kami lang po, kahit konti lang po yung handa, okay na po yun. At saka wala pong sakit yung mga bata. Si Ginali naman, masayang muling nakadalo ng personal kasama ang kanyang pamilya. Natigilan siya nung pandemic talaga. Iba kasi pag nasa ano talaga, physical church, mas nararamdaman mo yung presence ni Lord. Pagkatapos ng misa, agaw pansin ang 9 na taong gulang na si Ronwell na nagkabihis Santa Claus.
namigay pa siya ng munting regalo sa ibang mga bata. Maging ang aming team, nakatanggap ng pamaskong rosaries mula kay Little Santa. Because I like giving free stuff to people and to make them feel happy for Christmas. Sabi ng kanyang mommy Sheila, tinuturoan kasi nila ang kanilang anak na huwag gawing batayan ang mga regalong natatanggap kung magiging masaya ang kanilang Pasko. Minsan kasi disappointing pag hindi ka nakakatanggap ng gift. Eh sila, pagkasanay sila ng alam nilang nagbibigay sila, yun, parang happy na sila kahit hindi sila makareceive. Sabi nga sa homily, ang mensahe naman kasi talaga ng Pasko ay ang palaganapin ang pagmamahal. Hindi lamang na isinilang ang tagapagligtas, kundi tunay na maari niya tayong iligtas. Hindi lamang mula sa kasalanan, kundi sa limitadong kakayahan ng ating pusong nagmamahal. Para sa 1PH, Brian Castillo, News 5. At yan ang mga balita at impormasyong dapat ninyong mga laman ngayon. Sa ngalan po ni Angela Lagunzad, ako po si Mon Gualvez. Sa kabila ng mga pagsubok, dasal po namin na maging ligtas at makabuluhan pa rin ang ating mga pagdiriwang at nawa ay pagpalain po tayong lahat ngayong Kapaskuhan. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.